Hi guys! Welcome back to Blue Arrows. So, sahig ako ngayon nakaupo. Favorite place ko. Kasi marami-rami akong i-share sa inyo ngayon. So, welcome back to Blue Arrows. At thank you sa patuloy niyo pag-suporta sa akin. So, yun nga. For today's video, i-share ko sa inyo ang aking mga Wattpad books. Mga Wattpad ko. Marami-rami to. Pero pag gawin natin maikling kwento. So, yung konti lang naman, hindi naman siya masyadong marami. Konti lang, sakto lang. Kasi Wattpadder talaga ako dati. Ngayon kasi hindi na masyado. Kasi nasa manga na yung binabasa ko. Tsaka anime na taga ako ngayon. Otaku na ako. Daddy Wattpadder. Nag-change to otaku. Pero minsan, nagbabasa ko naman ako ng Wattpad. Lalo na kay April Avery. Siya talagang pinaka-favorite ko na author sa lahat. Sa lahat ng mga nagsusulat sa Wattpad, siya talaga si April Avery. Ito po siya. Pinaka-favorite ko siya. Kasi may likaw sa fantasy na story. Kaya, love yung mga gawa niya. So, yun guys. Start na natin. Share ko na sa inyo mga Wattpad books ko. And, wala. So, ito una. Yung kay April Avery. Yung pinaka-favorite ko na author. Pinaka-love ko na author. Di ko ba siya nabubuksan? Alam niyo bakit? Eh kasi nabasa ko naman na siya sa Wattpad. Binili ko lang talaga siya kasi love ko siya. Sa lahat ng story niya, itong dalawa pa lang kasi yung na-publish niya. At sa pagkakaalam ko ha, ngayon dati yun, sa ano ko, last year ata. Parang ito pa lang ata yung na-publish niya. Binili ko talaga siya. Pero ngayon, di ko lang alam ha. Kasi wala na akong balita ngayon. Hindi na rin ako nag-Twitter. Di ko na siya nag-check sa Twitter. Pero, yun, nabili ko yung dalawang story niya. Pinaka-favorite ko talaga. Pinaka-favorite ko is ito. Ito pinaka-favorite ko. Si Shia. Shia. Si Shia pinaka-favorite ko. Tapos ito next. Favorite ko. Di ko siya i-open kasi nabasa ko naman siya sa Wattpad. Pero guys, basahin niyo siya. Nasa description below yung ano, yung Wattpad ni Miss April Avery. Lalagay ko siya. So next is ito. Di ko to natapos. Nasa 80 lang ata ako. Hindi ko ito natapos. Tsaka yung story naman, to be continued. Yung nabili ko kasi is ano ba itong pang part ano to? Hindi ko alam. Isa lang yung nabili ko na part. Hindi ko rin alam kung pang ilang part. Pangalawa ba? Pangatlo? Ewan. Basta, ano lang siya. Parang na feeling ko nasa ano ito, bandang ending yung nabili ko. Hindi ko naman alam kasi masagal ko na siyang nabasa. Pero, sa pagkaalala ko, bandang ending to. So, basahin natin yung summary, ha? Birch National High School, Miss Perfect, meets Pacific Academy's Mr. Perfect. Ah! Yung summary niya is ano, hindi yung about sa anong part ito, kundi yung buong story, yung summary niya. So, pero feeling ko, sa naalala ko lang, hindi ako sure, ha? Feeling ko sa last, malapit sa last na part to, yung nabili ko. Pero hindi talaga ito yung ending. Hindi ko alam ending ng story nila, eh. If alam nyo, please comment nyo. Hindi ko talaga alam hanggang ngayon ano nangyari kay Mr. Tabachi at saka kay Mr. Puti. Comment below nyo. So, next tayo. Ito, nakompleto ko to. Jadeen. Sad, naghiwalay nga lang sila. Nakompleto ko talaga to. So, part 1. Part 2. Part 3. Part 4. Nakompleto ko talaga ito. Tapos yung movie na panood ko na rin siya. Mga nasa grade 7 pata ako noon. Pinanood ko yung movie. Tsaka, pero yung Wattpad, di ko pa nabasa. Ang weird lang, di ba? Nauna ko na panood yung movie. Tapos di ko pa nabasa yung Wattpad. Pati yung sa libro, di ko pa rin nababasa. Kasi napanood ko niya, alam ko na yung story. Parang ayoko. Pero parang ayoko nang basahin kasi alam ko na yung story. Pero sige. Baka one of these days, ganahan ako. Basahin ko siya. Busy pa kasi talaga sa college eh. College na kasi ako guys. So ayun, kompleto yung part na to. Yung apat na part na to. Hihihi. So next tayo. Yung author nga pala nito. Have you seen this girl? Lagay ko rin siya sa description below ko para basahin nyo yung ibang gawa niya. Mga magaganda yung mga gawa niya. Kasi may friend ako. Addict talaga siya kay Have You Seen This Girl. Maganda daw kasi talaga yung gawa niya. Pero ito pa lang yung alam kong gawa niya. Pero meron siyang gawa, guys. By the way, yung ano pala.
si Mr. itong public versus private. Nas lagay ko rin siya sa description below yung si Hannah Love. So yeah, pati lalagay ko sila sa description below kung saan niyo sila mabibili. Ito, ito, lahat ng mga sa libro ko lalagay ko sa description below. Check niyo lang siya, guys. So next is ito. Nabasa ko na siya kaya na-open ko na. Bitin. Bitin siya. Bitin siya. Kasi ano, hindi natapos. Hindi natapos yung story. As in, meron pang, parang, ha? Hinahanap ko yung iba. Third place? Third place sa saan? Hindi ko lang may nakalagay na third place eh. Pinabasa ko na to at yun, nabitin na ako. Kasi parang, meron pang kadugtong eh. Kaso, di ko mahanap. Walang, di ko siya mahanap. Todo hanap ako dito kasi wala talaga siya. At saka ilalagay ko rin yung author nito. Saan ba yung author nito? Ito ata yung author, si Amidrians. Lagay ko rin siya sa description below. Tapos saan niya siya mabibili. Ito nabili ko sa National Bookstore eh. So next tayo. Ito. Part 1 nabasa ko na kasi bukas na siya. At nabitin din ako kasi... Oh, naman eh. Yung ending nito, kailangan ng part 2. May part 2 na libro to. Kaya naloko ako. Hinahanap ko. Maganda yung story. Bet ko siya. Para sa akin na. Nagustuhan ko siya. Kaya todo hanap ako sa story. Hinahanap ko talaga siya. Kasi ito kasi binigay lang sa akin. Gift lang to sa akin. Tapos ayun, oh, tinanong ko talaga siya. Uy, alam mo ba saan yung part 2? Kasi ang ganda ng story. Kaso bitin. Hindi ko alam yung next na mangyari. Hinahanap ko rin naman siya sa Wattpad. Kaso, ano ba yun? Parang ano, hanggang yung sa story sa Wattpad, hanggang part 1 lang din. Feeling ko pinapabili niya talaga yung part 2. So yun, hanap ko naman siya after 1 year. Siya, ito yung part 2. Part 1, part 2. Kasi yung part 2, di ko pa nabubukas. Eh kasi naman, 1 year apart, di ba? Pero naalala ko pa rin siya, di ba? Ayun, nabasa ko na, hindi ko pa nabasa. Nawalan ako ng ganang alamin yung, ano, yung next na mangyayari. Pero still, babasahin ko pa rin to. Kasi, gusto ko pa rin malaman anong nangyari sa kanila. Pero baka balikan ko muna kasi baka maguluan ako na, ha? Anong nangyari dito? Kasi nakalimutan ko na to. So, alamin ko muna anong nangyari ulit din sa part 1 bago mag part 2. Si Joshua Lee. Lagay ko rin siya sa description below. Tapos saan yung siya nabibili? Nabili ko to sa NBS ulit eh. Halos lahat sa mga nandito, NBS. Lagi naman natin sa NBS. Anyway, lagay ko din siya sa description below. At next naman is... Ay, wait. Ano yun? Ito. Ito yung part 1. Ito yung part 1, guys. Bukas na nga, oh. Binuksan ko na to kasi binasa ko na siya. At ayun, bitin din siya. Bitin, bitin, bitin kasi... Kailangan na part 2. Part 2. Nabasa ko na siya. Kailangan na part 2. Nahanap ko yung part 2 at sa wakas nahanap ko yung part 2. Hindi ko pa nabubuksan. Magkaiba nga siya eh kasi tingnan mo ito siya, may lalagyan siya. Kaso ito wala. Kailangan tanggalin kasi yun na siya mababalik. Ang sad, di ba? So yung kapag babasahin ko yung part 2, basahin ko muna ulit yung part 1 kasi hindi ko na naalala anong nangyari dito. So kapal ba naman ng story, tingnan nyo. So kailangan ko munang balikan to bago ako mag part 2. Yung story okay naman. Okay lang, sakto lang. Para sa akin, okay lang. Sakto lang siya. Lagay ko yun siya sa description below. Yung ano niya. Tapos kung saan siya mabibili. Hindi ko na siya ikwento, guys, ha. Kung anong story. Kasi hindi ko na rin siya masyadong maalala, eh. If gusto niyo lang siyang alamin, punta niyo lang description below ko. Tapos click niyo siya. So, next tayo. Vampire Royalties. Sa pagkaalala ko is ano to eh. Nabasa ko una sa ano to, Wattpad. Sa pagkaalala ko, pero hindi ko na maalala anong story nito. Pero sa naalala ko lang is, sa Wattpad ko to nabasa. Tapos binili ko siya kasi nagustuhan ko yung story. Yun lang sa naalala ko sa experience ko nito. Sobrang tagal na kasi nitong libro, guys. Mga nasa grade 9 pa ako. Grade 10, ngayon college na ako. Ilang years nang dumaan nung binili ko to at binasa ko. Tapos ngayon ko lang i-share, no? So, by the way, yun. Pitinan ko ha kung meron siyang part 2. Itutuloy. So, meron siyang part 2. Pero ang sa pag-aalala ko talaga ha, is nabasa ko na to sa Wattpad. Tapos binili ko siya kasi nakita ko.
At gusto ko yung story. Kahit nabasa ko naman sa Wattpad. Ang weird ko lang. So, lagay ko rin siya sa description below. Yung Wattpad ni Elaine Albon. Maganda story nito. Para sa akin, ha? Next! So, ito. Nabasa ko na to sa Wattpad. Si Miss Maple. Sikat siya ngayon. Alam ko, kilala niyo to. Si Miss Maple. So, mahilig kasi ako sa fantasy. Kaya kadalasan, napapansin niyo ba? Kadalasan is puros ano, fantasy, oh. Enchanted Kingdom, about witches to. Tapos yung ano, yung ito naman, about power. Oh, ano na. To, power. Mahilig ako sa fantasy. Tapos lalo na, kaya favorite ko si April Avery. Kasi about fantasy halos mga gawa niya. Love ko talaga fantasy. So, ito si Miss Maple. Binili ko talaga siya kasi fantasy. Actually, ito, nakita ko siya. Binili ko na siya agad. Di ko pa alam na, I mean, alam ko nasa Wattpad na siya. Pero, hindi ko pa talaga siya nababasa sa Wattpad. Pagkakita ko nito sa National Bookstore, binili ko na siya agad. Kasi nagustuhan ko yung summary ng story. So, yun, nabasa ko na nga po pala siya. At maganda yung story. At may meron siyang continuation pa. Meron pa siyang parang book 2. Ganun, book 1, book 2. Di ko malala kung book 1 ba ito or book 2. Basta nabasa ko na to. Ayun, Miss Maple. Lagay ko rin siya sa description below ko. At next naman, ang hindi kompleto, ang binili kong pang part 3. Part 3 yung nabili ko. Naalala ko ha, grade 7, una kong basa nito. As in, grade 7. Tapos, nung time na yun, di pa ako sa Wattpad nagbabasa. Sa e-book. Shout out sa mga nag-e-book dyan dati. So, ayun ang dumi na kong mic. Nabasa ko siya una sa e-book. Doon talaga ako unang nag... Tapos, itong story na tong una kong nabasa sa Wattpad. Sa storying Wattpad, sa e-book. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yun. At, part 3 lang yung nabili ko. Di ko mahanap yung ibang part. Yung part 1 to hanggang 2. At, tapos, hindi ko siya nabasa pa. Pero, alam ko na yung story. Kasi, nabasa ko na siya dati. Kaso nga lang, hindi na nabuo. Kasi, nakalimutan ko na rin. So, ayun lang siya. Tingnan ko kung itutuloy ba yung dalaga niya. And ako po may pang volume 4 nga. So, maitutuloy nga siya. Kaso, iwan ko lang kung mahanap ko pa yung book 1, 2, tsaka 4. Comment niyo kung alam niyo, ha? Share tayo. Tulong-tulungan tayo. So, yun guys. Author nito, my God, di ko mabasa. Si A.B. Castueras. Lagay ko rin siya sa baba. At ito, last one, si Stay Awake Agatha. Actually, hindi ko pa ito nababasa. Sinabi lang sa akin ng mga kaibigan ko na basahin mo kasi nakakaiyak na sad daw talaga. Pero tapos yun, binili ko naman siya. Actually, wait lang. Did I buy this? Hindi ko maalala kung binili ko, binigay sa akin. Hindi ko na maalala to. Pero feeling ko binigay sa akin, binili. Hindi! Binili ko to siya. Pero hindi ko pa siya nababasa. Hindi ko maalam ano nangyari pa. Pero alam ko lang may mamamatay. Lalaki ba babae? Hindi ko maalala. Buti nga hindi ko na maalala. Kasi pwede ko na siyang basahin ngayon. Kasi hindi ko alam yung story. So, pero baka hindi muna. Kasi busy talaga sa college life. So, ayun. Lagay ko rin siya dito. Dito. Yung Wattpad ni Serial Sleeper. Tapos click nyo siya, tapos basahin nyo yung mga iba niya pang story. So, ayun lang guys. Yun lang. Yung mga Wattpad ko. Marami ba? Hindi naman masyado, diba? Sakto lang. Ito talaga ako. Kompleto talaga to. Nakaka-proud. Aray! Pili ko marami nga. Hindi ko mahaglat eh. Aray po. Hindi ko mahaglat. So, marami nga siya guys. Wait lang. So, yeah, marami nga siya, guys. Ito talaga pinaka-favorite kong author kung dalawang to. So, lahat to, guys. Mayroon pang tatlo sa uba, di ko na makuha. So, ayun lang, guys. If gusto niyo siya, guys, aray ko. Click niya lang yung description below ko. Lagay ko doon yung mga sa kanila saan niya siya mabibili at sino yung mga author. Tapos, click niya iba nila mga gawa. So, ayun lang, guys. Sana nagustuhan niyo yung video to at kung alam niyo ibang mga part sa librong to, mga saan mabibili, comment niyo, share tayo ng kaalaman, and thank you guys!